Mga kapuso, kung sa karaniwang araw po ay naabot ng 2 oras o higit pa ang tagal ng pila ng mga traditional jeep bago sila makapuno ng mga pasahero at makapasada, eh ngayong araw nito dahil holiday, baka mas mahaba pa ang kanilang hihintayin para makapuno ng kanilang mga jeep. Ika nga ng mga nakausap natin mga chuper kanina, dito po kasi sa terminal ng Litex, nilamon na ang mga traditional na jeep na mga makabago na mga modern jeep. Kung mga modern jeep po ay nasa 200 na mahigit, ang mga traditional jeep na natitira rito ay nasa 15 hanggang 20 na lamang. Bakit nga ba sila napag-iwanan? Kausapin po natin ang isa sa mga chuper ng traditional na jeep at isang chuper sa nakalipas na halos 50 taon, si Tatay Wilfredo Sambal. Tay, magandang umaga po. Si Tatay Wilfredo po ay 67, ano Tay? Apo. At nagmamaneho ho kayo mula nang kayo ay 20 anyos kanyo? 20 anyos. Okay. Tay, nabanggit nyo kanina, halos lamunin na kayo ng mga modern jeep. Minibus. Bakit po kayo hindi pa nakasabay? Bakit hindi pa kayo nakapag-modernize? Ika nga. Kasi hindi na kami tatanggapin, senior na kami. Mm. Yung mga senior kasi ayaw nilang tanggapin. Gusto nila yung mga bata. Okay. Kasi, pero kung kayo lang po, gusto nyo sana magmaneho pa? Opo. Siguro. Kasi may pamilya kami. Gusto namin mabuhay yung pamilya namin. Kaya lang, hindi na kami tinatanggap sa mga modern system. Pero ano ho yung sinasabi ng operator ninyo? Ayaw na ba niyang kumuha ng mga bagong unit pa? O? Ay, yun po. Hindi ko alam kung ano yung mga plano nila. Kasi ang importante sa amin, nakakabiyahe kami. Ang problema nga lang, hirap na kami kumita dahil nga sa mga minibus na yan. Tay, June 30, sabi ng LTFRB ang deadline para makapag-consolidate, para makapasali sa mga kooperatiba. Ano ang plano ninyo niyan? Ay, kung sakasakaling ma-piece out na lahat yung mga jeep, palagay ko, tatambay na lang ako sa bahay. Sa bahay na lang ako siguro. Ano ang alternatibong hanap buhay ninyo? Magmi-mekaniko na lang po ako. Kasi mekaniko naman po ako. Kaya lang, sa edad ko, kumbaga yung iba, wala nang tiwala sa akin kasi matanda na ako. Pero yung iba, yung mga kaibigan ko, may tiwala pa rin naman. Okay. Si Tatay, Tay, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento sa amin. Si isa lamang po, si Tatay Freddy, ano, sa mga maraming mga chuper na maapektuhan nitong napipintong pag-phase out ng mga traditional na jeep. At kagunay po niyan, kausapin naman natin sa puntong ito ang head ng technical division ng LTFRB, si Ginong Joel Bolano. Sir Joel, magandang umaga po. Magandang umaga, Ivan, at sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Thank you. Sir Joel, nauulit-ulit po sa mga balita yung June 30 na deadline. Ano? Pero may impression po yung mga chuper dito na starting June 30, tapos na, pag traditional na jeep. Ganun nga po ba? O baka may paglilinaw po tayo dito sa petsang June 30? Thank you, Ivan, sa tanong mo. No? Hindi naman po ang sinasabi po doon sa circular na inilabas po ng ating board ay kailangan lang po nilang mag-comply doon sa isang component ng PUV modernization. Yun po yung industry consolidation o yun po yung pagbubuo ng mga kooperatiba o korporasyon para po ma-comply yung component na ito. At hindi naman ibig sabihin na pagkasumali na sila, hindi na ulit sila tatakbo. Kasi ang industry consolidation, isa pa lang yan sa unang step ng modernization. So kapag nakapagbuo na sila o nakasali na sila, tuloy-tuloy pa rin ho ang kanilang pagbiyahe. Kahit lumang yung kanilang jeep, hanggat may lumabas ulit na mga policy ang ating opisina na ano naman ho yung susunod na step para ho doon sa modernization. Okay. Pakilinaw lamang po, ano ang kahalagahan itong tinatawag ninyong consolidation? Bakit kailangan nilang sumali sa isang kooperatiba o korporasyon? Okay. Una, Ivan, ano, kasi pag-loan ng kanilang mga bagong unit, ay isa sa mga requirement po dyan ay kailangan po ay kooperatiba o kaya korporasyon. Kasi kailangan no, sustainable yung kanilang operation. Kung matatanda natin yung ating mga operation is individual at isa sa objective ng ating modernization ay magkaroon ng sustainable operation sa isang ruta na kung saan ay sama-sama ho o isa lang ho yung nagmamanage tumatakbo doon sa kanilang mga ruta. Sustainable po yung kanilang hanap buhay,
para naman doon sa mga pasahero, available ho kasi anytime ay isang buong kooperatiba o korporasyon yung nagmamanage at nag-dispatch ng mga unit sa mga ruta na ito. Sir, maidulog ko na rin yung kaso nitong si Tatay Freddy. Meron na ba tayong age limit under the PUV modernization na ang senior hindi na pwede magmaneho? Actually, Ivan, wala naman sa as far as the LTFRB is concerned, wala naman pong sinasabi na bawal ho ang senior na mag-drive. Kung hindi ako nagkakamali, natatandaan ko yan, nung pandemic, di ba, kung natatawin, hindi bawal ho yung mga senior citizen at that time. So, sa ngayon ho, wala hong polisiya ang LTFR for as long as physically fit siguro si tatay o yung ating mga driver ay pwede sila magmaneho. In fact, alam ko marami pa rin naman more than 60 na nagda-drive sa ngayon. Even hindi lang ho sa PUJ, Ivan, ano, kahit sa ibang mode, nakapag-drive po sila. Yes, yes. At least malinaw lamang po yan. Sir, ito naman po ngayon ang concern ng marami, lalo ng commuting public. Kapag nagkaroon na nga ho tayo ng pag-phase out nito mga traditional jeepney, eh baka mako-compound po yung problema na kulang na nga ang ating pampublikong transportasyon, eh mababawasan pa kapag nagkaroon na ng mga phase out. Ano ang masasabi ng LTFRB dito? Ivan, ano, ulitin ko, yung pong June 30, yun po yung palugit para sila ay mag-consolidate. Nung inaglabas po ang board ng mga policy na to, may mga pag-uusap din kung ano pa mong gagawin after June 30. So, yung mga detalye niyan, Ivan, ay pinag-uusapan po ng board sa ngayon. Pero kailangan nun natin pagbigyan muna yung MC o yung circular kasi isa sa mga magiging basis, ano, yung compliance din nila. But I will assure the public na yung board po ay maglalabas pa ng mga policy guidelines before that June 30. Okay. Sir Joel, maraming salamat po sa mga paglilinaw at sa panahong binigay niyo sa unang balita ngayong umaga. Thank you. Thank you, Ivan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.